kailangan ng ano ba yung tungkol sa digestion? Ano ba ang proseso na nangyayari dyan? Yeah, so bali po yung digestion po. Ito po yung proseso na ginagawa ng ating ng katawan. So di ba kumakain po tayo ng pagkain? So through digestion, nabe-breakdown into smaller components yung mga pagkain. And later on, ma-absorb ng katawan natin. So kumbaga dito po nanggagaling yung energy natin. Kaya lang alam mo, yun nga ang problema minsan, very poor ang digestion, 'di ba? Hindi raw natutunaw na mabuti yung pagkain. Bakit ba nangyayari yun? Ayun. So syempre, kadalasan nagkakaroon tayo ng problema sa digestion. Kasi kung hindi maganda yung pag-digest ng katawan natin, ibig sabihin nun, hindi na-absorb ng katawan natin. So, kahit kumain tayo ng sobrang dami na healthy na pagkain, kung yung hindi nutrients, tuli, hindi mo rin ma-digest. So, kumbaga, sayang lang yung pagkain. Kaya, mahalaga talaga yung digestion kasi nakaka-affect rin siya ng mood natin. And, kumbaga, yung immune system actually natin, nakasama rin doon. Totoo ba na malaki ang kaugnayan ng digestion sa ating immune system, sa malakas na resistensya? Ay, yes, ma'am. Kumbaga, 70% nung immune system natin nasa digestive tract. So, talaga palang napaka-importante. Kaya pala yung isang namatay na kadete sa peptic ulcer daw. Piruin mo yung peptic ulcer lang, namatay siya. Eh, siguro dahil hindi nga niya naasikaso yung kanyang tiyan, ano? Tapos bumaksak yung kanyang immune system na naging dahilan ng kanyang kamatayan. So, kung paano yan? Kung poor nga ang digestion mo, hindi mo ma-absorb yung mga nutrients, ano ang mga pwede mong gawin? Ayan po. So, syempre, pwede naman, number one, inom tayo ng maraming tubig kasi nakakatulong talaga yung water sa ating katawan. And pwede rin kumain tayo ng maraming prutas at mga vegetables. Pero syempre, meron tayong mas magandang solusyon. Kumbaga, syempre, kunwari, Miss Maru, like, mamaya pagkatapos ng show natin, nalabas tayo. So, kung hindi ka pa kumakain ng dinner, syempre, punta ka sa mga fast food. Wala namang gulay doon. So, syempre, totoo. Dapat merong alternatibo. At ang alternatibo mo dyan ay Chlorella. Kasi kumpleto sa gulay yan. Ano pang mga, ano, anong pantapat ng Chlorella sa mga gulay na kailangan ng ating katawan? Ayun, so si Chlorella, ang maganda sa kanya, mayaman nga po siya sa mga minerals at bitamina. So, kumbaga, kung sabi mo A to Z, lahat ng vitamins, mayaman talaga siya. At ang maganda rin po sa kanya, meron nga po siyang chlorophyll na nakakatulong po sa pag-detox. Oo, mamaya pag-usapan natin.